Nang sinarado na ni Hector ang pintuan ng kanyang silid, ewan ko ba't ito makuhoy kasi para akong itinutulak papunta sa kanyang pintuan. Nakita ko na nga lang ang sarili ko na naglalakad na dahan-dahan patungo sa kanyang silid. Kakatukin ko siya, Tito Makoy. Pero bigla akong natauhan. Hindi ko magawang kumatok kahit na nakatayo na ako sa kanyang pintuan. Kaya ang ginawa ko, dumiretso na lang ako sa kusina at kumuha ng malamig na tubig sa loob ng ref at uminom. Tapos dumiretso na rin ako sa aking silid. Natulog ako, Tito Makoy, dala pa rin ang mga katanungan. Ano kaya kung kumatok ako sa kanyang silid? Pinapasok kaya ako ni Hector? Ano kaya ang posibleng nangyari? Posible bang naganap ang iniisip ko na magaganap sa amin? Ito lahat ang mga naglalaro sa isipan ko, Tito Makoy. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga kasambahay ko sa kusina at sa sala. Lahat sila, Tito Makoy, naghahanda na para pumasok sa kani-kanilang mga trabaho. Hindi muna ako lumabas bagkos ay nakadungaw lang ako sa bintana. Inaabangan ko ang pagdaan ni Hector na papalabas ng compound papasok sa kanyang trabaho. At ilang saglit nga lang ay nakita ko na siyang papaalis. Buong tuwa kong pinagmamasdan siyang naglalakad. Maganda talaga ang kanyang katawan, Tito Makoy. Nababagayan ito ng kanyang suot na eksakto sa sukat ng kanyang katawan. Namamagnet ang mata ko na tingnan siya hanggang sa tuluyan ng makalabas ng gate. Palibhasa, hapon ang umpisa ng klase ko kaya relax lang muna ako sa umaga. Lumabas ako ng sala ng boarding house para magkape at tinutosta ko rin ang sliced bread na binili ko kagabi. Habang nagkakape ako, Tito Makoy, nakangiti akong inilalarawan sa isip ko si Hector at ang mga iniisip ko na posibleng nangyari sana siguro kung kinatok ko siya sa kanyang silid. Tapos bigla na lang akong may narinig. Bakit ka nakangiting mag-isa dyan? Bigla rin pasok ng isang babae na nagulat ako, Tito Makoy, kasi ang itsura niya mukhang hinahabol ng tatlong aswang. Gulat talaga ako, Tito Makoy. Oh, bakit para kang nakakita ng aswang, gwapo? Tanong niya sa akin. Hindi ako nakakita ng aswang. Ang nakita ko ay parang hinabol siya ng mga aswang. Sagot ko sa kanya na tumatawa, Tito Makoy, kahit na hindi kami magkakilala. Ay nako, buti na lang crush kita. Kaya hindi kita aawayin sa pananalita mo na yan. Wika niya sa akin, Tito Makoy. Tapos sabay na biglang hinawakan ako sa braso at inaakay na papunta sa mesa na kainan namin. Halika, may binili akong pansit at pandesal. Almusal tayo, pogi. Wika niya sa akin. Patay, Tito Makoy. Sino ba itong babae na to na mukhang may plano pang gawin talaga akong lalaki? Wika ko sa sarili ko habang kinakabahan akong akay-akay ng babaeng itong hindi ko kilala. Upo ka na. Almusal tayo. Para sa dalawa talaga itong binili kong pandesal at almusal. Wika niya sa akin. Para naman hindi offending, Tito Makoy, sa panic niya ay sumunod ako at umupo sa may mesang kainan. Siya naman ay abala sa pagkuha ng plato at kutsara. Pakatapos, tumabi pa ito sa akin at dikit na dikit ang aming mga balikat. Oh, kain ka na, wika niya. Medyo, Tito Makoy, nagugulahan ako kasi sino ba itong babaeng ito na parang linta na kung makadikit sa akin, mahirap na alisin. Dikit na dikit talaga. Pugi, huwag ka nang mahiya, kain ka na, wika niya ulit.
Ako pala si Marinela, anak ako ng may-ari nitong boarding house, kaya bahay ko rin ito. Kaya huwag kang mag-alala. Baka kasi iniisip mo na isa lang akong sira-sira na basta na lang pumasok dito sa pamamahay mo. Wika at pagpapaliwanag sa akin ni Marinela Tito Makoy. Natawa ako sa kanyang wika, Tito Makoy. Si Marinela, maganda naman. Palibhasa galing yata sa pagja-jogging kaya ang itsura niya talaga ay parang hinabol ng mga aswang. Medyo may kalandian ang kanyang kilos at pananalita pero nakakatuwa siya, Tito Makoy. Unang pagkikita namin ito, parang magkaibigan na kaming dalawa. At heto nga, nakaabrase ko pa siya sa akin. Akala mo, Tito Makoy, kaming dalawa na. Ewan ko po ba, Tito Makoy, parang maduduwal ako sa sitwasyon namin kasi alam mo na, lalaki lang ako sa katawan. Maskulado, lalaking-lalaking tingnan pero lalaki ang gusto ko. Lahat lalaki kaya lalaking-lalaki talaga, Tito Makoy. Ruben, bakit di ka nagsasalita dyan? Parang ginagawa mo akong radyo at ikaw ang tagapakinig. Wika ni Marinela, Tito Makoy. Natawa ako, Tito Makoy, sa kanyang sinabi. Oh, bakit natawa ka? Tanong na naman ni Marinela. Eh, paano ako hindi matatawa kasi masyado kang old fashion. Alam mo ba hindi na uso ang radyo ngayon? Meron ng YouTube, may LimeWire, may internet na. Sagot ko sa kanya. Aba eh, may radyo pa rin naman. Sagot sa akin rin ni Marinela, Tito Makoy. Nagtatawanan kami ni Marinela at masayang masaya rin ang aming kwentuhan habang para nga siyang linta na nakadikit sa akin. Marinela, paano mo pala nalaman ang pangalan ko? Tanong ko sa kanya. Eh natural, dito ka sa bakura namin. Katabilang ng tinutuluyan mo ang aming mahal na Palacio de Pamilya San Jose. Wika niya sa akin, Tito Makoy, na nagpapatawa. Ay, oo nga pala. Sagot ko naman. Siya nga pala, Ruben. Pareho namang pinapasukan natin na paaralan. Pwedeng makisabay ako sa iyo mamaya pagpasok natin. Sabay tayong pumasok. Wika niya, Tito Makoy, na parang excited na excited. Eh, walang problema pero alam mo na wala akong sasakyan kaya maglalakad tayo. Alauna ang unang subject ko kaya dapat alas 12:30 umpisa na tayong maglakad. Wika ko kay Marinela. Ay, ang init kaya noon. Alas 4 pa kaya ang unang subject ko. Wika sa akin ni Marinela. Dito, Tito Makoy, medyo natuwa ako kasi salamat. Hindi kami magkakasabay. Ang ingay kasi nitong Marinela na ito. At hanggang ngayon ay para pa rin linta na nakakapit sa akin. Habang nakapulupot siya sa braso ko, Tito Makoy, merong tumatawag sa pangalan ko. Ruben! Ruben! Tumatawag sa akin, Tito Makoy, ang babaeng kasira namin, ang mama ni Marinela. Kaya kaagad na kumalas si Marinela sa pagkakapulupot niya sa braso ko. Nahulog pala ang tuwalyang isinampay ko sa may bintana. Kaya nakita ito ng mama ni Marinela at tinatawag ako para pulutin ito. Lumabas ako, Tito Makoy, ng bahay para pulutin nga ang tuwalya. At kasabay ng paglabas ko ay lumabas na rin si Marinela at pumasok na sa kanilang bahay. Salamat, Tito Makoy. Umalis na ang nakakatuwang linta. Isang gabi, Tito Makoy, pag-uwi ko, nagre-review ako ng aming mga lesson sa paaralan, sa history. Ito pa naman, Tito Makoy, ang subject na ayaw na ayaw ko talaga, pero kinakailangan kasi meron kaming quiz kinabukasan. At hating gabi na, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok kaya binuksan ko na lang ang bintana ng aking silid at naninigarilyo ako.
biglang narinig ko na merong pumaradang taxi sa tapat ng gate ng compound ng inuupahan ko. Tapos, lumabas ang chopper at kumakatok sa gate namin. Kaya titumakoy lumabas ako ng bahay para tingnan at silipin kung sino ang kumakatok. Hindi ko muna binuksan ang gate, bagkus ay sinilip ko lang ito sa maliit na silipan. Magandang gabi po, sir. Ito po ba ang San Jose Compound? Tanong ng chopper. Ay, opo kuya, bakit po? Tanong ko naman, Tito Makoy. Alam mo, sir, meron kasi akong pasahero nasa loob, lasing na lasing. Pagsakay niya, sinabi sa akin ang address na ito, tapos nakatulog na. Ayan, sa loob ng sasakyan, tulog na tulog. Wika ng chopper ng taxi. Binuksan niya, Tito Makoy, ang pintuan para makita ko ang taong pasahero niya na kanyang sinasabi. At nang buksan niya nga ang pintuan, nakita ko si Hector, tulog na tulog. Kaya naman binuksan ko na ang gate at lumabas ako para gisingin si Hector. Hindi pa pala siya nagbabayad kaya binayaran ko muna ang taxi driver. Mabuti na lang, Tito Makoy, merong pera sa loob ng bulsa ng short na suot ko. Pagkatapos kong magbayad, ginising ko na si Hector para papasukin sa bahay. Pero talagang lasing na lasing, Tito Makoy, hindi kayang maglakad. Kaya naman pilit kong inalalayan at palakarin papasok sa aming boarding house. At nang makapasok na kami sa boarding house, nang bubuksan ko ang kanyang pintuan, saka ko naalala na kailangan ko palang hanapin ang susi ng kanyang silid sa kanyang bulsa. Kaya naman, Tito Makoy, kinapa ko ang bulsa ng kanyang pantalon para hanapin ang susi. Tito Makoy, naka-jackpot ako kasi nakapako ang kanyang sandatahang lakas ng Pilipinas. Parang Chinook helicopter, Tito Makoy, kahit tulog pa ito. Nag-i-enjoy ako, Tito Makoy, kaya pinapatagal ko ang paghanap ng susi sa kanyang bulsa. Sinasadya ko talaga na makapa ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Nang makapasok na kami sa kanyang silid ay inihiga ko na si Hector sa kanyang higaan. Pero, Tito Makoy, na-out balance ako kaya kasama niya rin akong bumagsak sa kanyang kama. Nagising siya pagbagsak namin at napatingin sa akin. Oh, ikaw pala, Ruben. Salamat, pre. Wika ni Hector habang nakatitig na namumungay ang mga mata sa akin. Tapos, Tito Makoy, palibhasa, pareho pa kami nakahiga dala nga ng pagkakabagsak namin ay yumakap siya sa akin. Ang bigat ng kanyang braso, Tito Makoy, hindi ako makawala. Tulog na tayo. Dito ka na matulog. Wika ni Hector. Hindi pwede. Matulog ka at aalis na ako. Sagot ko sa kanya. Hindi. Dito ka na matulog para may mayakap ako. Gusto ko kasi paglasing ako, may yakap-yakap akong natutulog. Wika sa akin ni Hector, Tito Makoy. Hindi nga pwede, sagot ko. Bakit? Ayaw mo bang katabi ako? Tanong ulit ni Hector. Ay, hindi sa ayaw pero may kwarto rin akong tulugan, sagot ko sa kanya. Hindi na siya nagsalita, Tito Makoy, pero bigla niya akong hinalikan. Matagal, Tito Makoy. Gusto kong pumalag pero gusto ko rin kaya hindi na ako pumalag. Gusto ko ang kanyang halik. Dito ka na matulog. Ayaw mo ba nito? Tanong ulit sa akin ni Hector at kasabay muli ng kanyang halik sa aking pisngi. Alam mo, Hector, lasing ka. Kaya matulog ka na. Kung gusto mo talaga nito, bukas gawin natin. Pag hindi ka lasing, gawin natin ito. Pabulong kong wika sa kanya, Tito Makoy. Talaga? Tanong niya rin sa akin. Oo, sagot ko ulit kay Hector. At dahil dito, Tito Makoy, kumalas na ako sa
pagkakayakap niya sa akin at inayos ko na siya sa kanyang pagkakahiga. Lumabas ako at isinarado ko na ang kanyang pinto. Pero Tito Makoy, pakalabas ko ng kanyang silid. Parang gusto kong lumundag sa tuwa dahil sa ginawa sa akin ni Hector. Success, Tito Makoy. Ito ang naglalaro sa isip ko. Para talagang gusto kong sumigaw at lumundag. Kaya naman, nakangiti akong pumasok sa aking silid. Hindi na ako, Tito Makoy, naghilamos at naghugas pa ng aking mukha. Ito'y para manatili sa labi ko at pisngi ang halik ni Hector. Hinihintay ko, Tito Makoy, ang madaling pagliwanag, ang pagtatapos nitong gabi at ang madalian namang pagtatapos ng araw bukas. Hihintayin ko si Hector na hindi siya lasing.